ng Panginoon. Umawit ng kagalakan at tutugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Pahala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong binibigay. Sa katauhan ni San Luis Gonzaga ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagkapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagkapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Nang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob, magagawa ng Diyos napasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos
dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di magwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitan tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim sa inyong pinakamatalik na kaibigan ang inyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos
upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya namang makakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng dihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Ang pagbasa ngayon, kung matatandaan ninyo, ang laging binabasa tuwing Miyerkules ng Abo. Ito ay pagpapaalala ng ating Panginoon kapag gumagawa na tayo ng tatlong bagay, pag tayo'y nananalangin, nagbibigay limos o kawang gawa, nag-aayuno o nagsasakripisyo. At paalala ito kapag nagsimula tayo ng Kwaresma upang turuan tayo ng tamang dahilan, ng tamang motibasyon sa paggawa ng mabuti. Dalawang salita ni Jesus Nazareno ang nais ko pong pagnilaya natin upang lalo nating palalimin sa ating pagsunod sa Kanya. Dalawang sinabi niya na babala na sana ay maiwasan natin upang maging tama ang ating gagawin. Sapagkat hindi dahil tama ang iyong ginagawa, tama na ito ng lubos. Ulitin ko po, hindi dahil tama ang iyong ginagawa, ay tama na itong lubos. Sapagkat ang pagkatama ay hindi lamang nakikita sa gawa. Kunyari, gumagawa ka ng mabuti, nagbibigay ka ng limos, naglilingkod ka, nagdadasal ka, nagsisimba ka, namamanata ka. Sa unang tingin, ito'y tama at mabuti. Ngunit ang kaganapan nito, ang kalubusan ng tamang ito, ay hindi lang makikita sa ginagawa natin. Meron pang mas kailangan tayong tignan. Kaya nga, balik ako doon sa dalawang salita na sinabi ni Jesus Nazareno. Kaya nga sabi niya, pag-ingatan ninyo, huwag maging pakitang tao lamang. At sinabi din niya, huwag kayong mag-ingay katulad ng mga ginagawa ng mga mapag-imbabaw. Ano yung dalawang salitang gusto kong bigyang pansin? Pakitang tao at mapagpaimbabaw. Yun daw ang pakaingatan natin. Sabi ko kanina, hindi dahil gumagawa tayo ng tama, lubos na itong tama. Ano yung magbibigay kalubusan sa ginagawa nating tama? Kapag hindi daw pakitang tao at hindi raw mapag-imbabaw. Pakitang tao. Alam naman natin ibig sabihin nun, pakitang tao. Pwede tayong gumawa ng mabuti, pero pakitang tao lamang. Para makita ng tao.
Kaya nga napakalaki ng tukso na kapag gumagawa ng mabuti, inaanunsyo, ipinagyayabang ang lalaki ng tarpaulin. Laging may picture taking, photo opportunity, pakitang tao. Pwede kaya mga kapatid, sa halip na pakitang tao, kapag gumagawa tayo ng mabuti, ang isipin na lang natin muna, pakitang Diyos. Pakitang Diyos. Upang sa gayoy, mas maging lubos, dalisay, at kaaya-aya ang tamang ginagawa natin. Hindi sinasabi ni Jesus sa Sareno na huwag na natin ipakita sa iba. Kaya nga tayo may mga santo, katulad sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Luis Gonzaga, isang banal na kabataan. Kaya natin siya ipinapakita sa mga kabataan upang mapaalala sa mga kabataan, kahit bata sila, pwede silang maging mabuting Kristiyano. Pwede silang mabuting alagad. Kaya nga tayo nagkakaroon ng ibang kawang gawa. Pero ginagawa natin ito, ang una nating isinasaisip at isinasapuso upang ito'y maging pakitang Diyos. Kaya tayo gumagawa para ialay sa Diyos, hindi para mapansin ng tao. Kaya ang unang tanong, ang ginagawa ba natin, pakitang tao o pakitang Diyos? Pag pakitang Diyos yan, kahit hindi ka pasalamatan, kahit hindi ka mapansin, kahit hindi ka suklian sa ginawa mong mabuti, okay lang. Hindi ka mag-aalburuto. Hindi ka mag-ahanap ng rekognasyon. Sapagkat ang hangad mo, ipakita ito sa Diyos. At sabi nga ni Jesus sa Sareno, huwag kayong mag-alala. Nakikita ng ating mahabaging Ama sa langit lahat ng ginagawa natin. Hindi ka man pasalamatan, hindi ka man mapansin dito sa mundo, tiyak yun. Alam ng Ama ang ginawa mong mabuti. Pakitang tao o pakitang Diyos. Ikalawa, mapag-imbabaw. Ang sabi ni Jesus sa Sareno, huwag tayong maging mapag-imbabaw. Kung pwede nating mag-imbento ng Tagalog, dapat mapag-ilalim, mapagkalooban. Ang ibig sabihin daw nito, ang ginagawa nating mabuti, hindi pang ibabaw lamang, kung hindi ito'y tumatanim, nanunuot, nagpapanibago ng ating kalooban. Kaya nga minsan, nagtataka tayo, bakit may nagsisimba naman araw-araw, pero palamura pa rin? Bakit naman may namamanata lagi, pero mapang-away pa din? Bakit may gumagawa, nagbibigay naman ng limos, pero mapanglait pa din? Dahil nga, hindi lumalalim ang bunga ng ginagawa. Kaya ipagdasal natin mga kapatid na yung ginagawa nating mabuti, hindi pang ibabaw lamang, kundi tunay na lumalalim sa ating buhay. Tunay na nakakaapekto at nagpapanibago ng ating buhay. Kaya nga tayo nagpupunta sa simbahan, hindi dahil perpekto tayo, makasalanan po tayong lahat, pero dahil sa pagsusumikap natin, magbalik loob sa Diyos, kahit papaano man lang, napapanibago tayo. Dahil kapag tayo'y lumalalim, ang Diyos ang natatagpuan natin. Pakitang tao o pakitang Diyos? Mapag-imbabaw o mapaglalim?
sapagkat kapag pakitang Diyos, mapaglalim, magiging ganap ang ginawa nating kabutihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Ang ating tugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang simbahan, naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso, naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komodidad naway maging tapat at hindi makasarili sa ganilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin o Panginoon. Tahimik nating idulog, iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba at nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis Gonzaga sa nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nalilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Kapag tayo nagsisimba, ipagdasal natin, maging ganap at lubos ang mabuti nating ginagawa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Jaime Cardinal Sin, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, San Luis Gonzaga, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami pakitang tao at mapag-imbabaw. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang hinanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maria.
Announcement. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras na ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyan, Jose Cardinal Advincula D.D. Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat ng mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na ikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Patuloy pa rin pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan na lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis Gonzaga, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin maging matulungin at mapagmalasakit sa ating kapwa. Magiging lubos at ganap ang ating mabuting gawa kung ito ay pakitang Diyos, hindi pakitang tao. Hindi mapag-imbabaw kung hindi malalim. Patulong tayo kay Jesus Nazareno na maging katanggap-tanggap ang ating alay sa Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.